Alam niyo ho ba na nakatayo na itong simbahang ito ng San Roque noong panahon ng Kastila, bago magrevolusyon? Wala pang sound system noon. Buti tayo nagkakarinigan kasi may microphone, may sound system. Naisip niyo ba nung panahon ng Kastila na wala pang sound system, paano sila nagkakarinigan? Ah, yung pulpito, nandyan siya dati. May pulpito ho dyan. Pag mag-homily na yung pare, aalis siya sa altar, aakyat siya dyan. At yun ang kanyang sound system. Nakakita na ba kayo ng pulpito sa loob ng isang lumang simbahan na hugis bangka, the shape of a boat? Nakakita ako doon sa bansang Austria sa isang simbahan ang pangalan ay Traukirchen. At yung pulpito na yon, it comes to my mind whenever I read today's gospel tungkol sa call of the first disciples. Luke chapter 5. Sabi ni Saint Luke, Jesus sat down and taught the people from the boat. Ibig sabihin, ginamit niya yung bangka as a podium for preaching. Exactly as the priests of olden times used the pulpits. Sabi ko nga nung wala pang electronic sound system. Yung mga pulpitong yon na binabanggit ko, they were built precisely to function na parang amplifier para sa voice projection, para marinig yung mga aral ng pare. And this must be the reason why the boat has become one of the most important images of the church. Like the boat on the shore, ang simbahan, the church, is like a podium. It serves as a podium from which Jesus impacts society and the world with His teachings. Yung bangka sa may dalampasigan, yun yung parang alternative synagogue ni Jesus. Kung meron tayong parish churches, ang mga Hudyo may sinagoga. Doon sila pumupunta kapag Sabbath day at yun ang Linggo para sa kanila, para makinig sa salita ng Diyos. Pero palagay ko, aware si Jesus na marami naman talagang mga Hudyo na hindi nagpupunta ng sinagoga kapag Sabbath day. Not different at all from many Catholics nowadays na hindi naman talaga nagsisimba pag Linggo. Diba? Marami kayong kakilalang Katolikong ganon. Pero hindi ba kayo nagtataka? The earliest disciples na pinili ni Jesus na maging apostol niya, hindi man sila church-going. Hindi sila regular church-goers. Or in the language before, hindi sila regular synagogue-goers. Saka nakakita, Sabbath day, nanghingisda sila. Unlike the other rabbis who just waited for the people to come to the synagogue para makinig sa salita ng Diyos, si Jesus lumalabas siya. He looked for the people where the people were. At maraming mga tao nasa dalampasigan. Because doon sa lakeshore, there was a lot of trading and buying and selling and commuting at chismisan at balitaan, etc. Naroon si Jesus. He engaged people in conversations that were life-changing. Alam ni Jesus how to find ways and means of communicating His message to people in the most ordinary circumstances.
kung paano niya may paabot yung kanyang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Loudly and clearly. Siguro yung iba sa inyo, matatandaan ninyo, I have already mentioned in some of my earlier homilies na kapag nangangaral si Jesus sa dalampasigan, mayroong nakahandang bangka sa tubig. At ang tawag ko doon ay getaway boat para makatakas din doon sa crowd of people. You see, kahit lumalapit si Jesus sa mga tao, He also made it a point to maintain some distance from them. Bakit niya ginawa yon? Kasi kung minsan may tendency yung crowd na maging unruly, magulo, o kung minsan they can even turn hostile. Halimbawa, narinig natin ito in one of our former readings, Luke chapter 4, verse 29. Minsan, nangaral si Jesus doon sa sarili niyang bayan. Naggalit sila sa sinabi niya. Pinagtulakan siya. At gusto siyang itapon sa bangin. Buti na lang, nakalusot siya. Sometimes, the people who listened to him became unruly. And, sa Mark chapter 5, verse 24, narinig natin ito last Sunday, ang sabi, Jesus were pressing in. The Jews were pressing in. The people were pressing in. Nagigit-gitan sila para mahaplos daw si Jesus, to touch Jesus. And remember that bleeding woman, sumingit pa siya in order to touch the clothes of Jesus. Sa Mark chapter 3, verse 9, we hear that Jesus actually asked His disciples na maghanda raw ng isang bangka, to prepare a boat so that they would not crush Him. Delikado talaga yung crowd control. No? Jesus did not always stay, however, on the shore to enjoy the attention of the crowds. Sometimes, He deliberately ran away from the people also in order to go into solitude, to pray, to enter into communion with His Father. Kaya sana maintindihan ninyo kung minsan you cannot communicate with us, mga pare at obispo. Kasi may panahon pinapatay namin ang cellphone namin. May panahon na nagde-day off din kami. And we need it very badly. Hindi lang to compensate, but to consecrate the fruits of our ministry. Well, finally, Jesus tells us, well, St. Luke in our Gospel tells us, Jesus invited Simon, na naging Peter later on, and his companions na pumalaot. And by the way, ito yung motto natin sa Diocese of Caloocan, pumalaot. He invited them to go into the deep in order to catch some fish. I have a feeling that Jesus sensed some regret on the part of Simon and his companions na maybe pumalpak sila at hindi nakahuli nung araw na yon na nakilala niya sila because they came home too soon. Sabi nila, yung mga fishermen, pakiramdaman lang yung trabaho talaga nila eh. They play it by ear. Medyo pinapakiramdaman nila kung dapat ba silang pumalaot o hindi. Kasi may risk. Merong risk of going out into the deep. At kapag gusto nilang mag-play safe, they just stay on the shallow waters. Lalo na kung pakiramdam nila na merong nabubuong parang bagyo. And they say in the Lake of Galilee,
napaka-unpredictable. Even on a fair weather, pwedeng biglang magkabagyo dun sa may malalim na bahagi ng lake. Natutroma sila sa ganyan. And it is what prevents them from going out into the deep sometimes. Maybe that is why casting into the deep has become a metaphor. Isang talinghaga for risking out, for stepping out of your comfort zone. And maybe this is also the challenge of Jesus para kay Simon and for those whom he was calling to take part in his mission. Ang challenge niya ay huwag manatili sa mababaw. Do not stay on the shallow waters. Dare to cast into the deep. Meaning, aim for a more profound sense of being, a more serious sense of meaning and purpose in life. Kahit naman sa pagninilay, di ba? Kung minsan, gusto nating palalimin pa ang ating pinagninilayan. Kaya mahilig tayong gumamit ng vocabulary like to deepen, yung magkaroon ng deepening, pagpapalalim ng ating reflection about human experience. Lahat naman ng tao ayaw nila sa mababaw na uri ng pamumuhay. Look, why are you here in the first place? It is what you're doing right at this very moment. Yun ang ipinarito ninyo. Gusto nyong pumalaot. You have responded to the call of Jesus to go with Him into deep waters. Kaya, tahimik kayo, nakikinig. Ina-apply ninyo ang naririnig ninyo. Nagninilay-nilay. You are casting into the deep. Pero kung minsan, lalo na pag na-trauma yung tao, kasi we take many risks sa buhay eh. And as a consequence, minsan pag na-trauma ka, kahit batikang mangingisda, katulad ni na Simon, James and John and Andrew, experts na yan sa pangingisda. I am sure experts din lumangoy. Paano ka bang magiging expert mangingisda kung hindi ka marunong lumangoy sa dagat? And yet, pag na-trauma yung tao, kahit na expert na siya, may tendency mag-develop siya ng anxiety or insecurity. And that can prevent you from going out into the deep again. Kaya wala nang nahuhuli itong mga fishermen na to. And it goes the same way with our own search for wisdom. Sa pagsusumikap natin na makatuklas ng karunungan, na makasumpong ng kabanalan. Hindi yung pagbabanal-banalan lang, kasi mababaw lang yon. Yung tunay na kabanalan. Ayun yung ginagawa ng tunay na tao who are struggling with many issues in life. Naghahangad tayo ng makahulugang buhay. Gusto natin makabuluhan ng mga gawain natin. We don't want to stay on shallow waters. But when we're overtaken by fears of dangers, nasasanay tayo sa mababaw. A life of mediocrity, ika nga. Yung, pwede na yan. But you know, Jesus never stayed on shallow waters. And when He invited people to work with Him, He always challenged them to go with Him into the deep. He made it a point to lead them to the depths
in order to make a catch. Parang sinasabi niyang, wala kang mahuhuli sa mababaw na tubig. Lumaot ka. That's metaphorical. Matalinghaga yon. You want some food. Kasi ang isda, pagkain sa kanila, lumaot ka. Alam niyo ba? Among the early Christians, yung salita para sa isda, sa atin, isda. Sa amin sa Pampanga, asan. In English, fish. Sa Griego, ang isda, ictus. Ictus. And the early Christians, ginamit nila yung salitang ictus, na ang literal na kahulugan ay isda, pero binigyan nila ng meaning ang bawat letra. Ictus. At alam niyo ang ibig sabihin? Jesus Christus Theou Huios Soter. In English, Jesus Christ, Son of God, Savior. Kaya sa mga lumang simbahan noon, pag nakakita ka ng isda at nakasulat ictus, that's the name of Jesus. Jesus Christ, Son of God, Savior. Ayun, siya pala yung isda. Kaya pala, after Simon goes out into the deep with Jesus, and after his boat got filled with fish, very ironic, di ba? He abandoned the boat. He abandoned the nets to be with the real ichthus. Ito yung tunay na isda. Ito yung tunay na pagkain gusto kong iwi. Jesus, in whom he has found the Christ, the Son of God, the Savior. And you know, ewan ko, early this morning I was reflecting on this. Feeling romantic siguro ako. Ang tumutugtog sa isip ko, yung theme song dun sa movie Love Story. Ay, yung medyo kaedad ko, alam nila yan. Yung Where Do I Begin? Yung Love Story, tumutugtog sa isip ko. And I realize it's because of the story of the call of the first disciples. And the part na tumutugtog sa isip ko, ang sabi niya, with his first hello, he gave new meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. He came into my life and made the living fine. He fills my heart. He fills my heart. And I hope today the Lord fills your hearts. And today, I pray that the Lord will really be able to challenge you to go with Him, to dare, and not be afraid to take the risk to go into the deep.